Good morning viewers, muli welcome back sa ating Samini Do channel, no? And today ang i-feature ko sa inyo ay itong pagtatanim ng avocado mula sa seed, no? Sa kanyang buto, no? So marami na rin naman ganitong klaseng video na napapanood sa YouTube, so sinubukan po namin sila, no? So madali lang naman po siyang gawin, no? So dito meron kaming limang buto ng avocado. So magkakaiba po sila ng uri, no? Iba't ibang klase ng avocado. Hindi din naman namin alam kung anong variety yan. Basta yung binili lang namin sa palengke, yung iba sa supermarket. Oh. So madali lang naman siyang gawin. So hiwain niyo yung avocado niyo, kunin niyo yung buto sa gitna, tapos linisin niyo. And then after niyo po siyang linisin, kuha tayong sample, ano? After nyo ho siyang linisin, balatan nyo ho. Yung buto ho kasi niyan, meron pa po siyang balat. O, so, balatan nyo ho siya. Ayan o. Balatan nyo ho siya. Ayan o. Tapos pagkatapos, saksakan nyo ho siya ng toothpick. Ayan. Saksakan nyo siya ng toothpick. Yung purpose po niyan is para makatayo po siya dito sa baso, no? Or sa yung sa container na lalagyan niyo ng tubig. O tapos lagyan niyo ho ng tubig. Tapos kailangan at least 50% po ng buto yung merong tubig. Ayan, yan. At least kalahati. Ito medyo natuyo na to, eh, no? Isang araw pa kasi to. So dapat ano, almost yung kalahati ho ng buto niya ay may tubig. Mag-ingat lang din po tayo kasi po yung buto po natin, ano, may dalawang side po siya. So, yung isang side is yung tinutubuan ng buto. Yung isang side naman ho is yung doon uusbong yung halaman, no? So, pag itinayo ho natin yung buto, so yung mas mataba ho, yun ho yung side na sa buto. Ay, sa ugat pala. Sa ugat. No, I'm sorry. No? So yung lalabasan ng ugat, yun po yung nasa ilalim ng tubig. And then yung lalabasan ng halaman naman po, yun po yung nasa ibabaw. Ganyan. Kasi babad po natin sa tubig. And then you may be wondering, oh, bakit nabiyak yung buto? Ganun po talaga yung mangyayari sa kanya. So ibabad niyo po siya sa tubig. Pero sometimes kasi pag kinuha mo siya sa galing sa avocado, minsan may crack na siya, no? O kaya slight crack lang. Like for example, this other one, o ganito. Pag galing ho siya sa dun mismo sa avocado, pag kuha mo sa kanya, may ganyan na ho siya. May slight crack na ho siya. Tapos ibabad lang ho natin siya sa tubig. And then maging pasensya, ano lang, maging patient lang tayo, no? Tapos magkakaroon nga siya ng ganitong crack. Ayan. Magkakaroon siya ng ganyan crack. Siguro mga about a week and sometimes 2 weeks, no? Actually, this one and this one, magkasabay lang yan, eh. Oo. Magkasabay lang sila, no? Nung aking ginawang ganyan. But, ano, same type din sila ng avocado kasi galing sila sa palengke. So, pareho lang naman yung avocado na yun. It's just that this other seed here is mas mataba siya, mas malaki. And then, this other seed naman is mas maliit. Pero yung size ng fruit, pareho lang po. And then, ito hong mas malaki, actually, after a day or two, nag-crack na siya. O, ayan. Yan, ganyan. Nag-crack siyang ganyan. Then, maghintay-hintay lang ho kayo. Wait-wait lang kayo. No? Because a few days or sometimes it may take a few weeks after na mag-crack na ganyan, magsisimula na kung lumabas yung ugat. O, ayan, o, may ugat na this one. But this one naman is another variety na naman. Pahaba ho siya. Hindi ko alam yung mga tawag sa variety nila, eh. Basta ito pong avocado na to, ito yung pinakauna kong ginanyan, tinanim na ganyan. So, yung shape po ng avocado is pahaba. Kaya yung seed niya ay pahaba din. Pahaba din. And then this one, it took about 2 weeks, no? First week niya, nag-crack siya. And then the second week, wala pa yung ugat. Pero pag sumilip ka dun sa gitna, no, nakikita mo yung ugat. And right now, bukod doon sa meron na po siyang ugat, ayan, oh. So it's about
a little more than an inch, no, sumilip dun sa dulo. Pag tinignan mo ho yung gitna ng crack, ayun, no, mayroon na hong umusbong na halaman. Ayan, so lalabas yan dun sa taas. So hayaan nyo lang ho siyang ganyan. So this seed, siguro ilang weeks na ba ito? Hindi ko na nga rin na ano. Siguro 3 weeks na to 4 weeks, ganyan, no. So ganyan ho siya. So kunting pasensya lang, matagal ho siya. Hindi siya yung after a few days tapos may ugat na, ganyan. Hindi ganun, it takes a while, no. So far siya, since siya yung pinakauna kong ginan nito, so mag-iisang buwan na siguro siya. So far ganito yung development. So matagal nga yata siya. So maging mapagpasensya lang. So hintayin natin kung anong nangyayari sa kanya. And then this ones naman, galing naman to sa supermarket. So ibang klase na naman siyang avocado. I don't know what type it is. Mahirap siyang kunin galing sa baso kasi mabigat siya at saka malaki. Ayan. And then mukhang hindi nga siya kasha dyan sa baso. So maybe we need to transfer it into a container na mas malapad, no? Yung bibig ng baso, no? Kasi baka hindi siya mag-crack man siya, hindi siya magkaroon ng enough space para ganito o lumabas yung buto. So sa ngayon, this one, ayan, nag-crack na siya. So maybe kailangan hanapan ko na siya ng mas ano, baso na mas malapad yung bibig, no, with a wider mouth. And then this one, ang taba-taba din niya, oh. Ito, hindi pa po siya nagka-crack, so babad-babad lang po siya, no? And then, so hayaan niya lang po siyang ganyan. Then yung tubig naman, eh tingnan niya na lang ho. Kung malinis at clear pa yung tubig, pwede namang wag palitan. Pero pag nagiging hazy, so yun, palitan niyo ho, no? At basta huwag niyong hahayaang lumutin. Kasi yung lumot, pag may lumot siya, mabubulok yung buto. So hindi yung mga gaganap yung ano, hindi tutubo yung avocado. So ito naman sila, nasa ano pa eh, experimental stage pa. Hindi pa natin alam kung okay or hindi, kung magiging successful or not. Pero sana nga lahat sila maging successful, no? And then, ang sabi din, kapag ganito, na galing nga sa buto, it takes a while, no? Malaki sila, no? Pag itinransfer mo na sila sa lupa, lalo na pag nasa ground mo sila nilagay, talagang magiging puno yan, no? Yun nga lang, it will take a while for them to bear fruit, no? And then, hindi rin ho tayo makakaasa na yung fruit niya ay kasing sarap nung kinain nating fruit na pinanggalingan ng buto. So, kung gusto daw natin ng mas madali na way na pag-propagate ng avocado is through grafting, no? So, yung grafting, yung kukuha ka ng sanga doon sa mother plant o sa mother tree, tapos yun yung pauugatin mo. Tapos yun, mas mabilis daw yun. Mas mabilis kang magkaroon ng tree and at the same time, mas mabilis siyang mamunga. Yung ganitong galing ho sa seed, it will take about 10 to 15 years daw bago mamunga yung puno. But sa grafting, siguro mga nasa 5 years lang daw, no? And sa grafting din, may ensure mo na same yung quality ng fruit dun sa pinanggalingan nung branch, no? So, mas maganda daw yun. Ito naman, since sa bahay lang naman natin to gagawin, wala naman daw tayong ground na mapagpapatataniman sa kanya. So, ano lang to, hobby-hobby lang. So, happy na tayo kung makikita natin uusbong siya, mayroon tayong bagong plant. So, yun lang naman yung purpose natin, no? So, hopefully, maging successful, no? So, paano daw natin malalaman kung time na para siya ay i-transfer sa soil? Hanggat okay daw siya sa tubig, hayaan lang natin. And then, pag napansin na daw po natin na naninilaw-nilaw na yung mga dahon, hindi na siya happy na nasa tubig lang siya, yun lang daw yung time na ilagay na natin siya sa lupa. But of course, that will be another story, no? Gagawa ulit tayo ng ganyang video pag umabot na tayo doon sa stage na yun. For the meantime, oh, dito muna siya sa tubig, no? So, wish me luck. So, sana sa susunod na feature natin, maybe it will take some time, about a month or two, I don't know, no? Sana eh, we have
something good to tell you, no? A better story to tell you, at sana nga eh maging successful silang lahat, no? So ayun lang, salamat sa inyong panunood. And if you like our videos, like and share, syempre. And then mag-subscribe na rin po kayo sa aming channel pag hindi po kayo nakakapag-subscribe. At i-hit nyo rin po yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos, no? At kung meron po kayong mga suggestions, mga comments, o kung ano mang gusto nyo ikwento sa amin, eh, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section. So hanggang sa muli, magandang araw sa inyo, no? So, have a good day. Thank you.